Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Dito na tayo ngayon sa lumalagablab na laban talaga dito sa round number 8. Ito ay sa bakbakan nila Grandmaster Elshan Morejabadi and Super Grandmaster Ray Robson ang tumalo kay Wesley. Kahapon, matindi itong si Robson, mainit na mainit. At ito namang si Morejabadi, sikat din ito mga kamatsas. Yun nga lang, siya yung na 10 moves, resign. Kalaban niya si Dominguez. Ngayon kaya, huwag kang papaten moves. Hindi, pag-igi na ngayon yan kasi syempre malaking lesson yan eh. Pagkatapos ito, isusunod kagad natin ang best game na naganap naman at update na rin sa women's division. Okay, tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Morejabadi, nag-E4, nag-E5 si Robson, Knight F3, Knight C6, pinasok ang Ruy Lopez. Tinirahan ng Berlin. Ayan, paborito ni Wesley, Berlin. Nag-D3, aba, ayaw ng Berlin mainline. Nag-anti-Berlin sa mainline po ng Berlin. Ito po, no? Pasadahan ko lang ha, huwag kayo may inis. Ayan, queen to queen kagad, yan ang pinaka-famous Berlin, queen to queen. Pero dito, nag-D3, ibig sabihin, gusto ni Morejabadi ng laban. Nag-bishop C5, develop, at dito kinapture na ang knight. Capture, knight BD2. Okay? So dito po, baka mapatanong kayo, once again mga kamatsas, capture ang pawn sa E5, libre, bakit hindi kinapture yan? Meron kasing queen D4, threatening matchas, at lilipad ang knight sa E5. Okay? Losing ang puti kaagad dyan. Kaya dito, nag-knight BD2 muna, knight D7, dinipensahan na yung E5. Knight C4, inatake. F6, pasolid lang. At nag-bishop E3. Ayan, palit-palit. Capture. Knight takes. Knight C5. At dito nag-castle. Knight E6. So, mapayapa pa, no? Wala pang mga gulo-gulo. Nag-C3. At ito ang bagong bungad dito ni Morejabadi. Kasi sa madalas sa pagkakataon sa bookline, sa opening theory, King H1 ang ginagawa dito. Prophylactic move lang. Maaring nagbabadya ng Rook G1 na kapag nakapag-castling na ang black dyan ay babayo ng pawn storming. Maaring ganun lang, no? Kasi King H1 or maaring bababa Knight G1, then Knight E2, F4. Ayan. Pero dito, nag-C3. Kinontrol lang ni Morejabadi ang D4 square. Nag-C5. I-benind naman. Hindi hinayaan ni Robson na maka-D4 lang ng ganun-ganun. Queen C2 angat lang para connected na ang mga tore. Nag-B6, preparasyon naman para i-develop ang bishop. Rook FD1, Queen D7. Itong Queen D7, interesting ano? A4, nako mag-A5, babasag. Bishop A6, B4, ayan, para i-B5, maaring ganun, para matakpan ang pressure na dala ng bishop. Nag-rook D8. Nako, ito na. Tatagpasin na yung pawn. Nag-B5 na. Binarhan. Bumalik bishop B7. At nag-queen B3. Dito sa queen B3, inaabangan talaga ni Morejabadi na sige, mag-castling ka. May D4 kasi na nakapin ang knight. So may D4 timing na malakas. Nag-queen F7. Ayun. Solusyonan muna ang paparating na problema. No? Huwag kayong basta-basta magka-castling mga kamatsas. Nag-G3. Ayan. Anong purpose ng G3? Magki-King G2 ba? Pero sa computer, A5 na kagad eh. Para may karga na kagad ng pressure, no? Capture, tapos may Rook A7. Oo nga, mas mainam yan. Kumpara sa G3. A5, ayun. Nag-good move ban tuloy ni Robson. Ganda nung A5 niya. Close na kagad. Wala ng A5. Para puwersahin, ininpasan capture na lang. Bishop takes A6. At dito nag-A5, ayun, basag naman sa B6, nag-B5 para manatiling solid pa rin. Knight to F5, pumasok, kinaslingan na. Queen C2, ayun, umatras. Lumaki na naman evaluation bar dito sa black. Dapat daw dito, D4 na, ah, yan na pala. Wala kasing G6, hindi pwede, may Knight H6, madodouble eh. Oh, D4 na, oh, but sayang yan. Oh, dami ng control dyan, oh. Yan ang mas magandang pasabog pero yan equal pa evaluation. Queen C2 eh, passive ang ginawa. King H8, yan umilag na. Nako, pipitikin na yung knight, wala nang knight H6 check. Nag-D4, saka ngayon pa lang nag-D4. Yun nga lang, Queen H5, natumbukan ni Robson ng good move. Inatake muna ang knight sa F3 at nag-D5 kumounter naman. Si Morejabadi, Knight to F4, another good move by Robson. Galing ni Robson ngayon, na kondisyon na kondisyon na.
nag knight 5 h4, tingnan niyo po ang evaluation bar, ibig sabihin ang tiradang yan ay blunderous positional move, no? Dinepensahan kasi ni Murajabadi eh, pero dapat daw sa abaya na. Na kapag kinapture ang knight, queen d3, queen to queen. Na kapag kinapture ang libreng pawn, queen g3. O, threatening matchas, hamon queen to queen. Na kapag kinapture, capture, lamang ng isang pawn dito ang black, pero considering na double pawn. May double pawn, parang isang pawn lang din yan. Eh, importante, wala na yung queen na nangangalikot sa black. Ayun ang realization. Pero nag knight 5 h4, balik tayo g5, good move na naman ang didiin ng mga tirada dito ni Robson. Ayan, no, pinapa-capture talaga yung knight niya, pero pag kinapture yan, mabubuksan naman ang g-file, matindi karga. Kinapture na, nakipagsabayan, g takes h4, queen e2, depensa sa knight, e takes f4. Ayan, bukang-buka yung g-file. King f1, ayun, bumaba lalo ang evaluation bar. Dapat daw h3 lang, ha? Okay, para pupunta sa H2 pag chinek. Hindi pa naman, wala pa namang matchas na fatal ang datingan eh. O, pero wala na rin ang evaluation bar, no? Deads na deads. King F1, nag-rook G8. C4, sacrifice pawn. Kinapture lang. Rook A3. Yan ang purpose ng sacrifice pawn. Para yung tore makatulong sa depensa sa third rank. Rook B8. Naku, sumilip naman dyan sa bintana ng B-file. May control na malakas yan. Rook C3. Queen G4, ayan, threatening check. King E1, ilag kagad. Napansin ko kay Murajabadi, iniinda niya kagad. No? Indahin, ininda niya. Oh. Ayaw niya na mache-check siya, ilag kagad. Rook GE8, yun nga lang, yung king sa E-file medyo napasama kasi lumipat ang tore, ang lakas ng pressure sa E4. Knight D2, hamon queen to queen. Queen G1 check. Queen F1, pinababa lang ang queen, tapos iilag lang din, queen G7. Yan po yung mga technique ng tempo. Okay, tumempo muna pagbaba, o at least, di ba, medyo humina yung E4. Nag-rook DC1, F5, naku, ayan na. F3, dinipensahan. Queen D4, pumasok na ng pumasok. Queen F2, at dito mga kamatsas, ang ganda ng ginawa. Sunod-sunod talaga. Rook G8. Talagang wala kang itatapon sa tira ni Robson ngayon. No? Rook GE, threatening Rook G1, check. Ang lakas. At kumagat Queen takes H4, pakigess nyo po ang last shot na binitawan ni Robson at naparesign si Murajabadi. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Rook B2, nag-resign na. Bakit? Wala na eh. Halimbawa, kung pumunta dito, knight f1, mag-f takes e4 lang. Wala na. Talagang busagsag yung king na sa gitna. Talagang wala na. Hindi naman may depensa, no? Halimbawa, kung di depensa naman, may queen e3 check naman. Na halimbawa, kung mag-king d1, rook g1 check. Wala na. Matsakaw, matsas. Pampatagal na lang. Okay, so yan po. Ang galing ni Robson. Matindi. Leading talaga. Siya po ang leading ngayon sa ano, eh, no? Si Caruana, tapos pumapangalawa si Robson, pero dikit-dikit lang, 0.5 lang ang lamang ni Caruaning. Pag hindi pa siya nagpakaayos, habulin pa siya ni Robson. Ayan, sa mga nagtatanong po, no, bakit wala si Hikaru Nakamura? Busy-busy si Nakamura sa kanyang streaming. Diba? Nasabi nga na si Nakamura daw ang pinakamayaman na chess player ngayon. Sa mga chess players. Mas mayaman pa raw kay Carlsen. Kasi po, ang sponsor ni Nakamura sa kanyang streaming, tapos yung kinikita niya sa YouTube, sa Twitch, talagang bumubulusok, ayan, buwan-buwan ang dating ng malaking pera. Kaya mas gusto ni Nakamura daw na mag-stream na lang kumpara sa maglaro. Yun ang pagkakasabi, mas malakas siyang kumita sa streaming sa madaling sabi. Pero ganun pa man, choice ni Nakamura yun kung gusto niya maglaro o ayaw niya. Yun. Okay, lipat na tayo ngayon sa Women's Division. Ano na ang update? Ayan, ito naman ay sa bakbakan nila Woman International Master Megan Lee, ang leading sa Women's Division versus FIDE Master Eswaran Ashrida. Ayan, 2365. Mataas ang title, mas mataas ang rating. Baingat si Megan Lee dito, malakas yan. Okay, tinanak agad natin, nag E4 dito si Lee, nag C5 si Eswaran, knight F3, knight C6, at kinonvert sa open Sicilian na nauwi sa Pelikan or Svechnikov
Knight DB5, ayan, control sa D6. Knight D5, nag-second line dito si Lee. Dito kasi ang main line, yung Bishop G5 na palagi ang ginagawa dito. Pero, nag-Knight D5, pwersadong capture niyan. Knight B8, bumabalik talaga yan. At dito nag-A4. Ayan, A4, maaring mag-A5 mamaya. O kaya pag inatake ang Knight, pumupunta sa A3, then kukonvert sa C4 para kontrolin ang B6 square. Yan po ang mga paparating dyan sa A4 na yan. Bishop E7 lang, preparing to castle. At nag-Bishop D2. Interesting, oh. Usually, kingside ang dinidevelop para makapag-castling na. Pero dito, Bishop D2. Knight D7, Bishop B4, inatake ang pawn sa D6, kinaslingan lang ni Eswaran. Hindi niya pinansin at nag-A5 naman dito si Lee. Bookline pa rin mga kamatsas. Pero atin munang liwanagin, baka mapatanong kayo, Coach, libre ang pawn sa D6, ba't hindi kinapture yan? Ano ba mangyayari? Pag kinapture, Bishop takes D6, kakapturin lang din, Knight takes D6, mayroong Knight B6, ayun na, atakihin ng Knight, tagos ang pressure hanggang sa D5, na kapag kinapture ang Bishop, Rook takes C8, so kailangang depensahan yan. Paano didepensahan? Wala na. Pag nag C4, kakapturin lang, may tori na eh. Diba? Babagsak din ang D5, mababawi. Plus, lamang, nasa development ang black, lalabas, dahil nakapag-castling na ang black, ang White King nasa gitna pa. Yan ang diferensya. Okay, kaya hindi na pinagtuunan ng pansin yan. At kung ito naman ang isang ipangka-capture, may knight f6 lang. Kapag nag-knight takes c8, bishop takes b4 with check pa. At kapag nag-c3, bishop c5, ayun. Yung knight saan tatakbo? Nako, mawa one piece down. Obligadong habulin, kaso may bishop takes f2 check, king takes f2, then rook takes c8, ayun. Atakado pa ang weak pawn sa C3, tapos yung king ang pinaka-usapan dyan. Super exposed, delikado na ang white king dyan mga kamatsas. Okay, kaya dito hindi na pinag-interesan pa ni Lian. Ang ginawa niya, nag-A5, kinontrol lang niya ang B6 square para walang knight B6. At nag-E4, dito lumabas ang bagong ideya ni Eswaran. Dahil sa madalas sa pagkakataon ang ginagawa dito, simple lang knight f6 para kompleto lang ang depensa ng d6. Ayan, may gumawa rin ng a6. Pero wala, e4 ang ginawa, bago eh. Pinakapture, kinagat nga ni Lee ang pawn sacrifice na yan. Knight takes d6, knight f6, atake sa knight. Knight takes c8, rook takes c8, c4. Ayun, pinanghawakan ni Lee na hindi mo na mababawi yan. O, dito napunta yung knight, hindi sa b6. At yun ang purpose ng a5. B5 talagang binasag, B3 lang, solid lang. E3 talagang nagwala dito si Eswaran eh, no? Kasi yung king nasa gitna. F3, iwas naman ng iwas dito si Lee, pero kitang-kita sa evaluation bar, pumabor na kay Eswaran. Dapat daw po ang tira dito, Bishop D3, mabilis na development. Na kapag kinapture, kumbaga tanggapin na talaga na ganyan ang mangyayari. King takes F2, then Rook E1, King G1, parang lalabas artificial castling. Okay, parang in effect nakapag-castling na rin. Pero nag F3, umiwas, at nag Queen D6. May na-miss dito si Eswaran na napakalakas na tira. Ano po yon? Knight takes D5. Brilliant move. May ganyan na palang sacrifice. Mapapatanong tayo, no? Ano meron? Kapag kinapture ng pawn, Queen H4 check. G3, 'di ba? Haharang. Queen B4 check. King E2, ilag, persado, Rook C3. May ganyan na palang malakas na atake na undevelop ang kingside. Na pagpalagay natin, halimbawa, ipilit na i-develop Bishop H3 tapos Rook E1, King F1, King G1, may Rook takes B3. Na kapag nag-Rook E1, Queen C4 check. Ayun, aray. Matsakaw, matsas. Di makakatago. Ibig sabihin, malalim pero delikado ang puti. Sa combo, delikado. Paano kung maging ito? Naku po, may mga check-check na pala dyan. Nalabas na pala yan. Oh, may mga ganun, no? Bishop takes E2, Rook FE8. May mga check. Ayan, threatening matchas. Pag nag-queen D2, queen C5. Tingnan nyo, king. Super exposed. Parang nadali ng kamandag ni Tal pagka nagkataon, ano? Si Tal ganyan, umatake si Tal eh. Bang buhaghag. Ayun. Kay Tal siguro baka makita tong Knight takes D5. Ibang klase si Tal umatake. Pero nag-Queen D6 lang si Eswaran. Ang gusto niya mangyari ay sundutin ng check doon sa B4.
Bishop E2. Ayun, maagap naman si Lee na may tatakbuhan na. Queen B4 check, King F1, Queen C3. Ayun, mukhang ang pinanghawakan siguro dito ni Eswaran, yung king eh, wala na eh. Hindi na makapag-castling. Pero matibay kasi sentro eh. G3, ayun na oh, magiging G2 na oh. Ganda oh, good move yung G3 oh. Knight E4, talagang pinuwersa na ni Eswaran. Gigil na gigil talaga siya sa king oh. Kinapture lang ni Lee, bahala ka dyan, sige. F5, kala ko nga may queen F6 check eh. Kaso mag bishop F3 lang, sabay king G2, wala nang kasunod eh. O, oh, diba? Bitin ang atake. F5 para may pang-atake. King G2 iniwasan lang. F takes E4 then. On time, rook F1, syempre, para walang rook F2 check. Rook takes F1, bishop takes F1, queen B2 check, king H1. Mahingal-hingal si Lee dito, no? Nakaka-stress yung ganyan, yung ina-atake. Time check, 26 minutes kay Lee at 53 minutes pa kay Eswaran. Rook F8, nako, bababa sa F2, oh. Queen B1, ayan, good move. Tama yung queen B1, no? Queen D4, syempre, kailangan umiwas ni Eswaran. Rook A2. Kumbaga, may pressure pero kapit lang si Leo. Ayaw bumitaw ang nerve. H5, ayan na, mag-H4. Queen E1, H4. Talagang basagin talaga. G takes H4, B takes C4, bishop takes C4, at nag-rook F2. D6, discovered, check muna para may panggulong pa spawn. King H8, rook takes F2, E takes F2, queen E2. Ayan. Wala, walang promotion. Kahit chumik pa eh, kasi dalawa yan eh. G6, king G2, E3, queen F3. Nako, may mga sundot-sundot na mga check. Kinapture na yung pawn. Queen A8 check, king G7, queen takes A7. Ayun, nakombohan ng ganung katinding combo. King H8, queen takes E3. Nakapingas pa doon sa A7 with tempo. G5! Lahat talaga binigay, oh. Tapang, ah. Queen E8 check, king D7, queen G8 check, king H6. Sige po, mga kamatsas, pag-guess ko uli sa inyo. Ang last shot at mapaparesign ang atakador na si Eswaran. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Queen E6 check. Siyempre, pag may pagkakataon na isimplify na ang nanggugulo pang depensa ng kalaban, simplify na natin. Exchange na, pwersado, capture, totally hopeless. Kukuin na ulit ang puti. Ayun, wala nang panggulo dito ang black, kaya nag-resign na si Eswaran after Queen E6 check. Okay, matindi no, grabe lakas ni Eswaran umatake, pero si Megan Lee ay masinop, masikap na talagang tiniis ang pressure. Nakaka-pressure yan sa actual. Talaga ako nga nanginginig pagka ganyan kasi ang dami mong dapat isipin eh na kapag na mismo talo ka agad, ganun katindi, kaya kailangan maingat. Okay, so ipakita ko na sa inyo ang kanilang standing. Sa women's division, pinangungunahan ni woman international master Megan Lee sa score na 6 points. Lamang na siya ng 0.5 kay GM Irina Crush at Jennifer Yu. Ayan, 5.5 points. Pumapang-apat si Lee. O, Lee din yun ah. Hindi kayo magkapatid yan dalawang yan. Lee at Megan at Alice. O, ayan po ang pagkakasunod-sunod ha ng kanilang standing after round number 8. Maraming salamat po ulit mga kamatsas. Sana natuto kayo, na-update, na-inform dito sa ating pinakitang games at round. At muli naglalambing sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos. Ganun din po, pakirecommend sa ating mga kaibigan, kakilala para mas ma-promote ang chess sa ating bansang Pilipinas. At sa ating Facebook page Kamatsas, official website kamatsas.com, Kamatsas Band Facebook page. Mag-follow at mag-join na po kayo dyan para lagi kayong updated sa ating mga pinopost dyan. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.